Magandang araw mga kakamao. Samahan niyo po ako sa pagtalakay kung ano po ang opinion niyo ang dapat na laban para sa ating pambansang kamao na gustong makita na tulad nating mga casual boxing fight fans. Ang tahaki na pagiging 9th Division World Champion o ang maging undisputed World Welterweight Champion of the World. Pero bago ang lahat, please click and subscribe para updated ka at makasama ka sa usaping boxing fight fans. Bumalik sa spotlight ang ating pambansang kamao nang lupigin niya si Kit one-time tournament para sa WBA Welterweight Super Championship Belt. Alam natin na napakarami naghamon kay Pacman pero hindi sila laban sa ngayon hanggat wala pang baksin sa pandemic na ating nararanasan. Pero habang nananabik tayo sa paghihintay, halina talakayin kung ano ang magandang laban na ating iisipin para sa ating Pacman. Kamakailan lamang, in-interview ni Chris Mannix ng The Zone, si Freddie Roach, kung kanino niya gustong ilaban si Pacman. Ayon sa kanya, ang isang bagay na tungkol kay Manny ay hindi lang basta-basta na lumabang kanino man, kundi gusto niyang kalabanin kung sino yung pinaka-the best guy doon. At laking gulat na lamang ni Chris Mannix nang banggitin ni Freddie Roach ang pangalan ni Triple G. Yeah! Batid pa ni Freddie Roach, but the thing is, Manny might want to go a little bit higher and fight GGG or one of those guys who's supposed to be the best. I would not advise him to go to 160 pounds. No, that would be a little bit crazy. But putting him at 147 was a risk at one time and it works out really good for us, ika ni Roach. Mga kakamao, mataas lamang ng half inch si Jesse Vargas kay GGG. At simbigat ito si Margarito nung nilabanan niya si Pacquiao. Pero ang malinaw na pagkakaiba ay ang boom, ang taglay nitong lakas. Kasalukuyan. Champion si Pacman. Sa kartada ni Spence ay meron siyang undefeated record na tinalo ang tulad ni Chris Algieri, Kell Brook, Mikey Garcia at Sean Porter. Di ba magandang laban mga kakamao? Ano po ang inyong opinyon? Sa kabilang dako, di magiging ganap na undisputed champ si Pacman kung hindi niya lalabanan si Terence Crawford. Isa siyang sleek fighter, mataas ang ring IQ at mabilis. Ayon kay Floyd Mayweather, kung sino sa kanyang kasalukuyang pound-for-pound king, ang kanyang sagot ay si Terence Bud Crawford. Mayroon din siyang undefeated record. Hawak niya ang WBO welterweight title na nakuha niya kay Jeff Horn sa kanyang kontrobersyal na pagkapanalo kay Pacman. Dati, kasama ni Pacman si Bud Crawford sa top rank sa pangangalaga ni Babaro. Kaya sa pag-alis ni Pacman, si Bud Crawford at si Basil Lomachenko ang naging prize fighter nito. Di basta-basta si Crawford pagkat naging undisputed lightweight champion siya. Sa huling limang laban niya, kineo niya si Julius Indongo at tinikeo naman si Jeff Horn, Eusebio Navides, Amir Khan at Caballeros Cass. Kasalukuyan siyang ranked number 2 sa BoxRec for being the best welterweight of the world. Ano sa tingin niyo mga kakamao? Batid ni Freddie Roach na baka may dalawang laban pa natitira sa ating bayani. Kung kayo ang tatanungin anong legasiya ang kanyang tatahakin, matupad man o hindi ang fantasy fight na ito, siguradong sa pagbabalik ni Pacman ay magbibigay na naman siya ng bakbakang umaatikabo. God bless po sa ating lahat. Muli click and subscribe para mapasama tayo muli sa napakagandang kuro-kuro. Hanggang sa muli, paalam!